Magandang umaga po mga kabakbakan. Ang ating pong kasangga sa linggong ito ay isa po sa kinikilalang grupo dito po sa Mindanao and in the entire Philippines as a matter of fact. Dahil dito sa pagpasok ng stag fighting, nalagay sa mapa ang maraming asosasyon at sa umagang ito, ang ating kasama ay ang Pangulo ng SOC Sergeant Game Fowl Breeders Association, former governor po ng South Cotabato. Magandang umaga, Governor. Magandang umaga, Boss Joey. Magandang umaga, Boss Heavy Boy and sa mga nanonood sa bakbakan. Okay. Kanina sa opening remarks ko, yung opening statement, nabanggit ko itong nauso ngayon yung mga stag fighting, di ba? And in particular, dito po sa Mindanao, dinaig na yung Luzon eh. Dahil dun sa inyong maraming labanan that nung umiikot po kami mga kabakbakan, napanood nyo naman, nung tayo nasa lugar ng Cagayan de Oro, June, meron na silang laban. Correct. Di ba? Yeah. So, Gob, itong mga labanan sa Mindanao, pwedeng bigyan mo kami ng idea kung ano yung nangyayari dito, over and above that, doon sa Luzon. Okay, it started with the regular stag derby, meaning yung mga cockerels na December, January 4. And then, nandito yung bakbakan, that's January, February born. But may mga panahon na walang laban. Mm-hmm. So the board of director of the Soccer and Game Fowl Breeders Association decided to come up with the banding of October, November born cockerels. Mm-hmm. So ano pa lang, July pa lang, may laban na kami. So July to December, from off-season, meaning October, November born, to December, January born na sa regular na stag derby and sa bakbakan. So tuloy-tuloy yung laban. Mm-hmm. Alam nyo, Gob, quite recently, itong mga may mga grupo like the LGBA, tapos yung BBC, meron din silang tinatawag na early bird. No? However, mga October, November born yata. Mm-hmm. But ang banding nila isinasabay dun sa banding ng mga December, January born. So, ginagawa po yung banding ng March 1 to 15. Yung sa inyo po ba, ganun din? March 1 to 15 din sinasabay niyo yung banding? We came up with a different schedule for the off-season. So, nagbabanding kami January 1 to January 10. Oh, really? Kasi, Gob, mga kabakbakan, ang isang pinakamalaking gastos ng isang asosasyon dito sa stag fighting ay kung paano makikita yung fairness ng labanan. Yung mga gastos dyan ay yung wing banding, yung mga computerization, yung mga listahan ng mga stag registry forms, di ba? Yep. So pagka ho kayo nag-band ng any other day than March 1 to 15, nag-band kayo ng January 1 to 10 or 3 to 10, hindi ba doble gastos yun? Or mas magaling talaga na hiwalay ang banding ng October, November born? Ginawa natin ngayon dahil primero, yung talking of gastos, nagpapasalamat tayo sa mga sponsors natin. Mm-hmm. Yung mga, like, I don't know. Yeah, you can mention. Thunderbird, Vimec, Salto, na pinutulungan tayo sa transportation. Yung sa tao naman, yun know, tayo nagbibigay ng allowance doon. Pero yung ang intention talaga is separate para tutok lang talaga sa off-season. And we know that ang importante naman sa banding is yung creativity ng banding team natin. Kung separate to, parang is a different entity from the regular na banded captains. Mm-hmm. Ang naano namin, nakita namin yung experience ng A-Cup ng Davao. Mm-hmm. Kaya lang sabi namin, hindi namin kaya yung malaking pot money. So, sabi ko sa kanila, magbanding tayo, pero minimal o maliit lang yung pot money. So that the mga backyard breeders can afford and join this, tawag namin noon, SGBA Cup Derby. Mm-hmm. Unfortunately, dahil siguro sa SGBA at SGBA Cup, may mga konting problema. Kasi confusion. Iba, confusion. So, next year, this banding season, I mean, in January, we will call it S-Cup na. Yan. Yan. So, S-Cup na tayo. So, totoo naman, Gob,
na yung pag nag-ban ka ng January 1 to kung isang matapos, ang importante po dyan ay yung edad ng mga manok, kailangan pare-pareho. It should be close as it much as possible. It should be as much as possible, pare-pareho edad ng mga manok. So, yan po ang dahilan kung bakit ang stag derbies, merong ang bakbakan last year, 7,000 entries mahigit. Ang digmaan, 4,000 mahigit na entries. Dahil nga dito sa masyado siyang fair na yung manok ko, manok mo, manok nila, kung magka-diferensyahan lang sa edad, mga 2 linggo, yeah, right, 3 linggo, malaki na. Dahil dito sa banding ng sabay-sabay. Pero ako talaga agree ako dun sa sinasabi ni Gob na di bali ng magastos paghiwalay natin because it will avoid confusion. Dahil yung confusion would lead to discussion or hindi pagkakaintindihan. Mm-hmm. So to avoid that, mag-ban tayo ng 2 beses, pero mahirap. Mm-hmm. Pero kaya naman tayo nandito, di ba? Mm-hmm. To serve our members, right? Di ba, Gob? In our case, we started with mga 6,000 chickens or cockerels lang, counting members. Then, this season, nakaano tayo ng mga 10,000 cockerels with 115 members. Ang maganda lang dito, marami pa mga members sa ng SGBA, meaning yung regular banded na chickens na nagbigay ng intention na kung pwede sasali na sa o magpapaband na sa early bird. And yun nga, masaya yung grupo na narinig namin na yung bakbakan na will come up with the same idea na magbaband ng October, November born chickens. Hopefully, masama na rin. Hindi lang sa Luzon gagawin ko. Sana masama rin kami dito sa Mindanao and we can join your sponsored derbies. Mm-hmm. Siya nga pala mga bakbakan, ang sinasabi po ni Governor Dodo Pinggoy, yung bakbakan na, Cup. Kasi baka maka-confuse sa bakbakan, yung laban na natin sa October, November, December, no? Mm-hmm. So ito po ang tinawag nating BNTV Cup. So bakbakan na TV Cup. Magbaban po tayo ng October, November born na mga cockerels ng January 3 hanggang 17 sa mga sabungan po. No? Aling sabungan ang gagamitin natin? Ang gagamitin po natin sabungan ay yun pong inonominate ng mas maraming mga registered participants. Dahil po ngayon, kung hindi pa kayo nagre-register at nagbi-breed na kayo, mag-text lamang po sa 0927-310-9658 or kung sa Smart, 0920-587-9705. Ilalagay niyo yung pangalan niyo, yung address niyo, contact number, at kung saang sabungan niyo gustong sumali. Iipunin po natin yan. Magkakaroon tayo ng banding sa January nga. Magbabayad na ng 15 pesos. Yan ang pinaka-democratic way. Kung saan mas comfortable yung mga gustong sumali, doon natin ilagay. Mm-hmm. Diba? Okay, so halimbawa, ang bumoto doon sa sabungan na ganito, mga 120, pwedeng dalawang elimination. Correct. At yung bumoto naman ng dito sa isang sabungan na hindi masyadong naging popular, 10 lang, yung 10, tatawagan ko po yun at sasabihin, saan ba ang second choice mo, ililipat ka namin. Yeah. So with that, magiging, ang tawag dito, interactive po tayo, magkakakontakan. Pero partner, nalilibang tayo, bahala, buhay mo na tayo. sa aming muling pagbabalik, bakbakan na! Go! Kanina napag-usapan natin na yung mga nagmamanok dito sa Sock Sargent, maraming mega breeders, libo-libo po kung mag-breed at nauubos, nabibili lahat. Pero itong farm nyo, Gob, sabi nga ng aking cameraman, hindi ko mo siya, parang kamag-anak mo yata, mga datong. Mga taga-dingli. Maraming magagaling na manok dito at napakakikisig. At ang sikat na sikat dito, mga kabakbakan, Gob, yung robot mo, yung robot gray. Paano po ba ginawa yung robot gray na yan? Siguro dahil marami tayong kaibigan. But before that, siguro, you mentioned of mga malalaking breeders. We are proud to say na si Mr. Eric De La Rosa, member namin, si Joey Salangsang, Mariano Brothers, si Mayor Ed Lumaya, na kilala na sumasali din sa Metro Manila na mga derbies. Mm-hmm. Pero balik ko sa robot gray,
I started with yung isang manok na kaibigan natin. Siguro, hindi ko lang sabihin yung pangalan. Yung kalaro namin sa golf? Magaling yung mag-golf. Asing ganang di-copper na kayo. Uh-huh. Pero magaling talaga sa manok. And, si Atty. Edwin. Si Atty. Edwin. Bulong lang yan, bulong. Bulong. Hindi ako nakapag-paalam sa kanya. I started with yung manok niya na Halsey Gray na na-cross niya sa parang headset. We started with that. And so it's a parang eksperimento, trial and error. And I was lucky na nag-miss yung building natin. Mm-hmm. And, bakit Robot Gray, of all names, bakit robot? Kasi naglaban before sa Balbina. And they're from behind, nakakabawi pa. So come from behind, matibay. Magaling at matibay. Mm-hmm. Isang palo lang. And to make sure after beating that, sumali ako sa 8 Cups ng Davao, maganda yung record natin at nag-champion tayo doon. Wow, 8 Cup champion. So back-to-back yun is 7 and 6 ata na champion. Pare mong nakuha. Yun nga, dahil matagaan sa breeding, sabi ko nga, it's trial and error. We want to further improve it. Minsan nawawala tayo. And that's the challenge na nabibigay ng breeding. How to maintain it or improve it. Mm-hmm. Gusto natin ma-improve it, yung resulta na gusto natin mangyari, hindi mangyayari. But then lately, nabawi natin, we were able to get yung material na mag-complement sa kanya. So, balik naman yung robot play natin. Mm-hmm. So, Gob, tinuntun mo siguro yung linyada. Uh-huh. And then naghanap ka ng source na kamag-anak. Yes. Yun po ang ginawa natin. Ako, partner, ang assessment ko doon eh, hindi tibay eh. Gameness. Yan ang quality ng manok na matapang. Up to the last breath, ang intention niya, pag pinalo ka niya, papatayin ka niya. Mm-hmm. Yun ang para sa akin, yan talagang tunay na deep game. Hindi yung tuka-tuka lang, hindi game sa akin yun eh. Ang gameness is yung intensity ng kanya, intensyon na patayin yung kalaban. Yes. Yeah. Yung talagang pag pumalo siya, intensyon niya, knockout kita. Ganon. Mm. Yun ang talagang... Yung parang tira nagbibiro lang. Hindi, oo. Oo, that's kailangan it. Kailangan mawala ka dito sa daigdig ko dahil yung mga chicks na nag-aantay sa akin, akin lahat dyan. Diba, bro? Yeah. Ano ba pinapag-usapan natin? Yung chicks, yung pulets ba? Oo, yung pulets. Yung pulets nila. Hindi, sa totoo lang. Yan ang pinakamalakas na drive miski sa tao, yung sexual drive. Kasi diyan nakasalalay yung kinabukasan ng lahi. Matalino talaga ang Diyos eh. Dahil kung hindi sinilagay diyan sa sex ang strongest drive, pwede mawala yung lahi, di ba? Titigil. Pag mag-upload na lang ng TV si lalaki. Oo, correct. Okay, mag-cellphone na lang na mag-cellphone. Mag-Facebook na lang, sa ginagawa mo. Itong pag-ikot-ikot namin dito sa inyo, hindi lang yung mga mega breeders ako humangat. May mga maliliit na breeders, like yung sila Doktor, Pansel. Yung mga manok, quality. Kahit na hindi sila malalaking breeder, si Liloy. Di ba? Si Liloy, marami si Liloy, ha? Marami. Pero humanga ako sa quality ng alaga. Oh, yeah. Oo, yung quality. Kung paano nila napapalabas yung mga manok na maayos. Alam mo sino nasa isip ko nung makita ko yung manok ni Liloy? Dinker. Si Liloy Benam. Yeah. Mm-hmm. Si Dinker nasa isip ko. Kasi si Dinker nung mabigyan ng manok, after a few years, makita mo yung manok niya. Pare-pareho. Mm-hmm. Di ba? Yun ang na... Pwede ko siyang compare doon dahil talagang yung uniformity ng manok niya. Pati sa hipo. Alam mo, disyo ko yun eh. Balik tayo sa mga manok natin. Kasi alam ko yung hatchet ni Atty. Abella nakarating sa'yo eh, di ba? Kumusta naman yung mga hatchet and yung mga derivatives niya? Yung hatchet kasi yung marking ko doon is right out. And maganda naman yung result. Na-cross namin sa mga sweaters ni... Sino ba yung... Carol or Bruce Barnett. Ang maganda yung resulta namin. Mm-hmm. So, tinuloy na lang namin yun. Oo. At saka yung mga manok dito, like, meron tayong na-interview na tinulungan ni Tol Mariano, isang handler lamang,
na ngayon he is beating everybody here in dito. Totoo. He's part of the wood, di ba? Si El Nonok. Mactabon. And si isa din na na-appreciate namin dito na ang bakbaka na hindi kayo nakikater sa malalaking feeders na. Mm. Pati yung mga backyard or sabihin natin small-time feeders, tinutulungan nyo pa rin. And again, nagpapasalamat po kami sa ginagawa ng bakbakan. Gob, basta may magaling na manok na nagpapanalo. Itinitip namin ito sa aming mga televiewers, di ba? Talagang kasi, Doc, ang aming talagang purpose is just to bring information sa mga televiewers. Mm-hmm. Hindi kami namimili, malaki, maliit. Basta meron success story, we will go and visit you. Nagkakansyawan po kami ng mga, yung mga malalaking viewers. Sayang yung manok ko na disgrasya. Mm-hmm. Hindi, talo talaga tayo. Huwag mo na sabihin na disgrasya. Magagaling na yung manok ngayon. Mm-hmm. So, kahit backyard lang. Because, kahit malaki, maliit. Because may mga shows like Bakbaka na marami din mga seminars. So, nag-improve na talaga. Oh, yeah. Yeah, that's manok, true. Yung mga manok nito, very competitive. So, hindi mo na pwede sabihin na dahil marami kang manok, mas magaling ka. Alam mo, ako, kung naglalaban ako, no, mas nakakatakot lumaban sa backyard breeder kesa sa malaking breeder. Bakit? Katanungin mo, bakit? Eh, ang lalim ng selection yan. 1,000 nga manok yan. Nahahawakan ba niya? Nahihipo ba niya? Yeah, samantalang si backyard, kilala lahat ang manok niya. Of course! Nakausap ata eh. Oo. Ang napakalaking bagay para sa manok yung ano, mental conditioning. Na pag hinipo siya nung ano niya, nung may-ari, hindi siya papalag dahil komportable siya. Alam niya hindi siya sasaktan, di ba? So, hindi kayang gawin ng malaking breeder yan. Halos hindi na nahahawakan. Of course! Pag sobrang dami. Mahahawakan lang yan pag i-condition na. Go! Ano naman ang mga vision mo naman para sa SGBA ngayong malaki na kayo at marami ng miyembro? Again, yung SGBA is structured yan, Game Farm Feeders Association. Ang ano kasi ngayon, before, yung gusto ng tao, yung pwede ba i-match natin to manual na matching itong malalaking feeders sa malaki, yung malakas kumusta. Mm-hmm. Yung sa SGBA, yung ginawa namin, this is a breeders association. So lahat laban-laban. Red flag tayo dito. Mm-hmm. Pag hindi maano yung pusta mo, minimum. What is important is yung mga maliit na breeders will be given the chance na mga kahit bragging rights lang. Nakalaban ko si Eric De La Rosa, nakalaban ko si Joey Salangsan. Italo Mariano, Paul Mariano, si Lino kaya Mariano, naman Leino Mariano, si Dodo Pinggoy, Mayor Lumayag. Yung sa akin, pag matalo ko yung sila, masaya na ako. Isang taon ko na yun ipagmayabang na natalo ko yung mga deep time. So that is also yung nakikita sa mga small time leaders. And it's one way of parang sinaano mo rin sila na okay, ano mo pa yung breeding? Tagalog pa kasi magaling yung manok. Gob, maraming salamat at pagpapaundak mo. Thank you, Gob. Isang ganamit for this week. Ayan po mga kabakbakan, isang batikan na nagpapatakbo ng mga derbies, alaga yung kanyang asosasyon na lumalaki, lumalawig at gumaganda ang labanan, si Governor Dodo Pinggoy. Bakbakan!